Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AOL Worldwide. Citronella Andas. Citronella Andas. Ang kauna-unahan at natatanging all-natural derma antibody spray na magbibigay proteksyon laban sa virus, bacteria, fungi at insekto. Citronella Andas All-Natural Derma Antibody Spray. Panlaban sa pandemya at nakamamatay na mikrobyo, nagtataglay ng pure citronella grass oil at water extract o hydrosol dahil distillation ang paggawa nito. Citronella Andas All-Natural Derma Antibody Spray. 100% oil and water from green leaves of citronella, all natural ingredients, ang inyong pangkontra at depensa sa laganap at ginatatakutang mga sakit. Citronella Andas All Natural Derma Antibody Spray. Protektado ka na, detoxifier pa, tanggal mga skin antigens, panayad sa skin o kutis mo, non-oily at hindi nakaka-dry. Citronella Andas All Natural Derma Antibody Spray, a quality product of Rich Corp enriches lives. Rich Corp, hashtag health Nation Philippines. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay, at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Kayo ay nakikinig sa Pinoy Stream Versatile Radio. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha Lagundi Tea. Happy Cha Lagundi Tea. Ang tsa ang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na. Happy Cha Lagundi Tea. 100% dried lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad. Puro. At subok na. Rich Corp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha Lagundi Tea. FDA approved as bronchodilator, reduces asthma and cough, at tuklasin ang marami pang health benefits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-happy cha! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay, at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Kasaysayan sa puntong legal. Ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng kasaysayan ng ating bansa noon, ngayon at bukas. Kasaysayan sa puntong legal. Kaalamang batay sa puntong legal. Hango sa mga utos ng kataas-taasang korte ng Pilipinas. Ilalantad ang mga katotohanan mula sa panlilinlang ng iilan na nagdulot sa atin ng kahirapan at pagkasira ng lipunan. Itatama ang kasaysayan na konektado sa ating buhay at kinabukasan. Kasaysayan sa puntong legal. Inihahandog sa inyo ni Ginoong Benjamin Narvaez Garcia, isang economic researcher. Kasaysayan sa puntong legal. Hapon po sa inyong lahat. Ito po si Benjamin Narvaez Garcia, isa pong economic researcher. Ang gagawin po natin ngayon ay pagpapatuloy natin ang katuktong po ng episode 17. Ngayon po ay episode 18. Ang tatalakayan po natin ngayon ay yung ginawang 997 at 3957. Ngayon, mangyayari po na lalabas, pinagduktong po silang dalawa. Yun hong 997, nagkaroon ng P, at ang 3957, magkakaroon din ng piso. Pinag-consolidate po sila. Yan ho ang foundation natin. At ang lalabas na mangyayari sa pag-combine nito, yun po yung tinatawag na tinatawag po na technically and legally, yun po yung paglilinis ng titulo na in-issue po ng LRC, na sinabi nila na nag-issue sila po ng OCT1
hanggang OC 300,000, they are all null and void. Yan po ang sinabi nila po sa korte ng Quezon City sa civil case number 997. Okay? At umpisahan po natin. Ang 997 po ay nagumpisa ng lumapit po lang tulong si Kiram, yung pong tinatawag na nabigyan po ng administrador po ng Saba. Dahil po nabalitaan niya na po magkakaroon ng tinatawag na Malaysian Federation. At ang Malaysian Federation po ay sinasama po ang Saba. Now, dapat po hindi sana dahil yan po ay kanyang tribute sa pagtulong niya sa lolo po ni Bolkya, yun ho tinatawag na namumuno po ng tinatawag na Brunei. Mahaba po yung kwentong yun, pero ang pagtulong niya dun po sa lolo ni Bolkya ay binigyan po siya ng award na island. And then, nung hindi niya po alam na gamitin yan, pinaarkilahan niya po sa isang trading company na magkasama po ang British and German. And nung nagkagusto po ang tinatawag na British government, binili po ng British government yung kontrata at naging sila po ay contractor ni Kiram dun sa Saba. Nung matapos po yun, ang nangyari na nailipat po yung kontrata dito sa bagong kumpanya na ang may-ari po ay British government, inilipat po nila yung operasyon sa Dutch Shell. Yung pula ay nangyari, hindi pa huuso ng langis. Na ang nakukuha po nila doon sa Saba ay langis. So ngayon, since napapagpatuloy natin, humihingi po ang mga tao sa Malaysia na magkaroon sila ng tinatawag na country itself. Kasi wala po silang country. Now, nangyari po yan, inaward po sa kanila ng Malaysia yan, ay ng British government yan, ng 1963. Kaya po noong 1962, lumapit po si Kiram kay Presidente Diosdado Macapagal. Ngayon ang ginawa po ni Presidente Diosdado Macapagal, sabi niya po, binigyan niya ng pag-asa na tutulungan po ng Republic of the Philippines si Kiram sa pagbabawi ng Saba dito sa British government. Now, ang hindi lang po masabi ni Presidente Diosdado Macapagal sa kanya na ang Pilipinas po, the Philippine archipelago is a private property. Bakit po nila hindi masabi? Kasi po, noong August 11, 1950, we signed an agreement. Tayo po, ang Pilipinas, pati po ang Amerika, pati po ang may-ari ng Philippine Archipelago, yung po eh si Don Gregorio Madrigal Acopiado and ang kanyang misis na si Doña Carmela Sarmiento Madrigal. Kaya lang po, nung pagsasign po ng agreement na yan, ng Bilateral Mutual Successful Breakthrough Agreement, na imana na po nung kanilang iisang anak na si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. Now, yun na po ang kausap ng Amerikano. At ang hiniram po ng Amerika sa unang-unang item ng hiniram nila, yung pong lahat ng titulo po ni Acopiado. Ibig po sabihin yan, ang Republic of the Philippines ay wala pong lupa. Okay, wala pong lupa. Ang nagkaroon po na ng lupa ang Pilipinas nung binili po nila ang tinatawag na La Mesa Dam na nakasulat po yun sa tinatawag na Supreme Court Order na pinirmahan po ni Chief Justice Fred Ruiz Castro at ang kanyang lower court na nag-study niya ng for 12 years si Judge Agana, Enrique,
agana po ang judge nyo sa Pasay. Now, yun lang po ay nakasulat at naipaliwanag po ng Supreme Court order na yun lang po ang titulo at ang pag-aari ng Republic of the Philippines. Wala na pong ibang title ang Republic of the Philippines. Kaya po, yun yung isang pamamaraan dahil nagkagulo tayo sa Public Land Act. Kasi po, nagkaroon tayo ng Public Land Act ng July 1, 1902. Pero po, na-terminate po yan ng Kadasar Court of Decision ng March 14, 1914. Ang announcement po dun, the Philippine Archipelago is a private property registered in the Torrens system, which is original certificate of title 01-4. The owner's name is again, March 14, 1914. Now, pag ng Commonwealth Act 1 magulo 1936 yun. During po ng time ni President Rosenia. Kaya ko, naging presidente po siya. Dahil po si ating presidente, si Quezon, pumunta po ng Amerika. And then, of course, ang natira pong vice president niya, si presidente Osmeñan ng Cebu. So, siya na po ang naging presidente. So, inarkilahan po nila yung tinatawag na La Mesa Dam. Ang sukat po noon is 4,420,460 square meters. Binili po yan after the rental ng 20 years for 1 million a year. Binili po yan kay Don Gregorio Madrigal Acopiado Senior ng 22,500,000 pesos. Nakalagay din po yan. Kaya hindi ko po alam yan. Naliwanagan lang po yan nung sinasabi po ng Supreme Court order. Now, dito muli po tayo, humingi ng tulong. Ang condition lang po ni President Macapagal, Diosdado Macapagal, yung pong tatay po ng ating dating presidente na Gloria Macapagal Arroyo, yung po yung tatay niya, na sabi niya, bigyan mo ako ng authority para tulungan namin ikaw para makuha mo ang Sabah. And then, pumasok ko ngayon ang announcement na yun ang may-ari, yung mga akopyado, patay na hulat during the Second World War. So, sabi ni Presidente Macapagal, dalhin nyo na sa korte yan para kung walang magmamana yan, by obvious reason, by its legal term, mapupunta ho yan sa gobyerno. So, mapupunta sa Republic of the Philippines. So, tinaloy ho yung kaso, ang proproseso ho ng kaso, niresearch ho nila, okay, yung archive ng Pilipinas, nakita ho nila na nag-umpisa yun sa Spanish government, the deed, na in-issue po ng deed ng January 7, 1864. And then po, nung nabayaran na yung utang, nagkaroon po ng panibagong leadership ang Spain. Ang leader po noon is King Alfonso VII. Yan po yung anak po ni King Isabella. Okay? So, dineklare po ni King Alfonso VII ang Spanish title. So, pagdating po ng Amerikano dito na tayo po ay kinuha, meron na hong Spanish title na nakapangalan po kay Don Hermogenes Antonio Rodriguez, and po yung kapatid niya
si Don Miguel Antonio Rodriguez. Nandun doon sa record yan. Ang discrepancy lang po doon, noong na-award po yung title, Spanish title, na pinadaan po ngayon dahil hindi na po Spanish yun eh. American po yun. So, ang nagpapatakbo sa atin noon, Civil Government of America. Mula ho noong 1900, ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay Civil Government of America. So, magmula ho kasi noong nag-umbisa, noong December 10, 1898, ang nagpapatakbo sa atin nan is the American military ng Amerika. So, nagkatopo yun noong 1900, ang nagpapatakbo sa Pilipinas, Civil Government of America. So, okay, doon ho nagkaroon ng mga iba-ibang batas na sinusunod natin ngayon. Now, so napatunayan nila na ang tunay na may-ari, kahit na sino man ang magsasabi at marami nagkiklaim. Remember po, 1904. Okay? Yung iba po, at binibigyan ng pagkakataon yung 1909. Hindi po pwede yun. Kasi yung 1909, hindi po pwede mangyaron dahil mayroon na-declare na mas maaga 1904. Okay? Now, matapos po yun, since wala akong lumabas na buhay na kopyado, na-award po sa Republic of the Philippines yun. Yan po yung 997 sa Quezon City. Now, nung nalaman po nila na yung pong iisang tigapagmana, si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr., nakatila po sa Hawaii. So, nagmadali po si OSG. Ang OSG po ni Presidente Macapagal ay po si Honorable Felix Macasyar. So, nung nalaman niya na nagkamali sila ng assumption, napatay na, buhay pa pala. So, nagpunta si OSG, si Honorable Felix Macasyar, sa Supreme Court para po pasupina ang presence po ni Don Gregorio Madrigal Acopiado Sr. sa Supreme Court. So, nakuha ho ni Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr. yung kanyang supina na bumalik sa Maynila at mag-report sa Supreme Court. Nangyari po yun. So ngayon, ang nangyari, nung nakita po ng Chief Justice, sino po yung Chief Justice noon? Si Cesar Bengzon. Okay? Nung nakita niya buhay pala si si Don Anacleto Madrigal Acopiado Sr., binalik po sa kanya lahat ng titulo na kinuha ng gobyerno. Okay? Pagmula po yung number 1, yung pong OCT-01-4, yun po yung deed. Number 2, TCT-12022, TCT-408, TCT-498, TCT-407, TCT-409. And yung po ibang title na TCT, hindi ako nagkamay hangga pong TCT-224. Okay? Yung po ay papunta ng Mindanao. Now, anyway. So, nung natapos na yun, so yun po yung unang Supreme Court order dated July 14, 1964. Bago ho umupo, yung pumalit po at nanalong presidente, si ang tawag po sa kanya, si Ferdinand Edralin Matos. Okay? So bago po siya naging presidente, meron akong tinatawag na Supreme Court Order. Linawin ko po, Supreme Court Order. Ngayon po, bakit po umatras po ang Republic of the Philippines? Kasi yun po mali. Ang tawag po doon sa kaso yun, estoppel. Nagkamali po ang kanila assumption na patay na po yung may-ari, ibuhay pa pala. At ipagmana, ibuhay. So nagkamali sila. Ang tawag po doon sa kaso yun, estoppel. Okay? Now, ang nangyari, niliwanag. Eh, since inamin po ng LRC, ang head po ng LRC noon is si Attorney Noblejas, kaya yun po yung assistant niya, Attorney Bilog, inamin po nila sa korte na nag-issue po sila ng OCT 1, okay, up to OCT 100,000,
they are null and void, without origin, and non-bankable, except 0.1+4. So, sinabi po nila yun. Ngayon, kung wala akong tigapagmana at patay na, pwede na ho yun kasi gobyerno ang gagamit. Na ang nangyari, hindi po. Nagkamali sila. So, binalik po ulit kay Don Anacleto Madrigal-Lopez na isang tigapagmana from Don Gregorio Madrigal-Lopez Sr. Don Gregorio Madrigal Acopiado, yung asawa niya po, si Doña Carmela Sarmiento Madrigal, yun po siya ang unang tigapagmana. Siya lang po. So ngayon, since inami po sa korte yun, kailangan po ang susunod na, na kaso na gagawin nila, tinatawag na clarification ng title. Ang tawag po doon is lilinisin po yung record na mali. So, ibig sabihin noon, in a simple term, yun yung OCT 1 hanggang OCT 100,000, they are all be cancelled on record. Ano po yun? Ibig sabihin, yun yung OCT 01-4, yan po ang deed ng Pilipinas. Pagmula po sa norte natin, north natin sa Luzon, yung Batanes po, at bababa tayo hanggang Saba, iisa lang po ang deed ng Pilipinas, iisa lang po. Ang tawag po doon, Original Certificate of Title 01-4. Okay, now, kaya nga po, mahirap program yan ng tunay na programa. Dahil ho naglabas po ang LRC ng mga raming fake deeds. OCT 1, OCT 2 hanggang po OCT 100,000. Kaya tingnan nyo po ang mga titulo nyo, pag wala ho OCT 01-4, fake ho yan. Hindi ho nakaregister yan sa torrent system. Yun ang ulitin ko. Pag tumingin po kayo ng titulo nyo na sinasabi na naka-register po yan sa torrent system, mali po yun. Kasi po, iisa lang po ang deed natin. OCT 01-4. Okay? So, para po malinaw. Ngayon, susunod. Since hindi po magawa sa Quezon City, yung tinatawag na paglilinis ng titulo na fake, na type deed, nilipat po sila at naghanap po sila ng korte. At ang nakita po nilang korte, yung pong tinatawag sa Pasay. Na nag-umpisa po. Ito po yung title noon. Ito po yan. Ang pangalan po niyan, ang nangyari po, ang naging papel ho ni Don Gregorio Madrigal Acopiado is an intervino. Ito pong case na ito. Civil case number 3957 entitled Wilson P. Orfinada et al. Versus Macario J. Rodriguez et al. Sinigan lang po siya doon kasi nag-aaway po itong dalawang pamilya nito na hindi din kanila ang lupa. Ngayon, matapos po yung kaso, 1964, dinala na po yan sa Pasay. Now, pag nang nagkagulo, nakabili po ng titulo, yun pong Julian Taliano. Ang sinasabi niyo, inaangkin niya po yung buong Pilipinas. Mali po yun. Kasi ho, nakabili siya ng titulo kay Acopiado noong December 20, okay, 1971. Ang problema, siya lang ho yung nakabili ng huling-huling bumili. Kasi po, noong 1973, nang nag-declare po si Presidente Marcos ng martial law, na itago at naiwala po, sabi nila, nawala ng Malacanang. Okay? Pero, tsaka na ho yun. Papatulog yun. Pero,
Naibalik din ho yung si Rwanda's Paul. Eh, hindi ho nawala. Ibinalik po ng RD ng Binangunan. Okay? Meron si Bo na ibalik. Now, yung ibang title po niya, ginawa po yan at hiniram ng gobyerno for land banking purposes. Hiniram po yan at nagbigay ho ng tinatawag na interim land bank bonds from the order of the Central Bank of the Philippines. Okay? Now, pag-tire tayo sa 3957. Ngayon ho, since nag-umpisa po yung 997, dun ho nag-umpisa yung intervenorship ni Don Gregorio Madrigal Acopiado. So yung 997 and 3957 pinag-combine, so nagkaroon ho ng P. So naging pong 3957-P and 3957-P. Ang ibig po nung sabihin, yun ho mga data sa 997 ay resulta ng lower court and the Supreme Court order, iko-combine ho sa 3957-P. So ang isa pong hingil, request po ni Presidente Diosdado Macapagal ay magkaroon ho ng tinatawag separate decision agreement. Ibig sabihin, yun hong decision ng 3957-P, ihiwalay ho nila ang dokumento yun para magiging tinatawag na decision with compromise agreement. Okay. So nung natapos ba yun, hindi ho na-separate. So yun ho yung agreement nila. Request po yun ni yung secret yung pong attorney po ni Don Anacleto Madrigal Acopiado sa korte na bakit pa natin ihiwalay ang i-discuss din po natin yung main topic ng 3957-P. So tinanong po ng OSG, ang OSG po nung nababasa ko si Attorney Gutierrez, tinanong po niya sa kanyang boss, which is ang boss niya po, ang presidente noon, si President Ferdinand Edralin Marcos. Pinayagan niya na hindi na kailangan separate. Okay. Ang nangyari po, magki-question kayo, paano mong mapapatunayan na na-involve po si Presidente Marcos dyan sa 3957-P? Ito po yun. Since ang request po ng dating Presidente, Presidente Diosdado Macapagal, na separate at meron din siyang presyo ng lupa dahil hindi po sa gobyerno ang lupa eh. Kaya Acopiado, meron silang kung ano man yung type ng lupa sa bawat location, meron ng presyo. Now, since ang mag-decision po nun, yung concurrent president noong February of 1972, sino po yun? Si Presidente Ferdinand Edralin Marcos. So, sabi niya, teka muna, since ako mag-a-adapt niyan, baguhin natin ang rate. So, ang ginawa, tinaas niya ang rate from the reference ng rate ni former President Diosdado Macapagal, itinaas niya. So, meron din siya. Okay. So, naitaas na. So, pagdating nung pandang huli, nagpa-reserve po siya ng titulo. Ang tawag po din is tender to buy. Hindi lang intend to buy. Kasi po, yung tender to buy, meron ng presyo at meron ng pamaraan para kung paano bayaran. So, ang hiling po ng presidente, i-reserve po ng 46,000 hectares in favor of Miss Amy Romualdez Marcos to be paid by the American partner ni Araneta family. So meron na pong tinatawag na method of payment. Now, ang problema yon, napirmahan lang ho yun ang final agreement na yun ng February 4, 1972. So ngayon, dapat meron kopya presidente. So nagpakuho siya ng kopya. Ang kumuha ng kopya ng 3957-P na naging pong converted to decision with compromise agreement
Eh, nung po February 8, therefore, February 8, February 9, February 10, nabasa na po ni Presidente Marcos. Yan po ang dahilan na naniniwala ko na cause po ng Marshall. Yung totoong pong cause. Basahin niyo yun kung ayaw niyong maniwala. Nandun po yung testimony ni Father Jose Antonio Diaz na kasama po si Presidente Marcos na kumuha ng ginto sa vault ng Central Bank na hindi po alam ni Don Anacleto Madrigal Acopiado at ang presidente po ng Pilipinas, si Presidente Diosdado Macapagal. Kung kayo po ang presidente, huntay ka muna, ano pa magagawa niyo? Eh, yan po yung last term niya as re-elected. Eh, kasi po, two terms eh. So, tumakbo na naman siya noon. Now, a question. Nandun ang pangalan niya. Kung nasa, sinisingil po siya ng korte doon sa mga kinuha niya in advance na hindi po alam ni Don Anacleto Madrigal Acopiado and yung pong kanyang mga tauhan. At nagkaroon po kasi siya ng authority kay Don Anacleto Madrigal Acopiado noong pong 1965. Okay? Kaya po, nagkaroon ng gulo sa record, binago niya po yung mga record. Although meron siyang key, pero kung di lahat po, eh, binago mo at hindi mo binabalik, eh masama na po yun. Ngayon, ang isa po kong pagkakamali, meron ng kondisyon ng Amerikano dahil hindi po siya pwedeng magdeclare ng martial law kung walang go-ahead o signal ng Amerikano na gagawin niya. Dalawa po ang alam pong tinatawag na request po ng Amerikano. American government po ito. Kung magde-declare ka ng martial law, two things we will ask. Kayo po, tanggalin mo ang jurisdiction ng Republic of the Philippines sa Sabah. At pwede ho, kasi martial law eh. Kaya lang, alam niyo po ang martial law. Ang mawawala ho, during martial law, ang Kongreso. So, siya po ang gumagawa ng batas, ang presidente. Pero meron pa rin pong tinatawag na constitution. Meron pa hong tinatawag na justice system. Okay, now, sinabi niyo yun, ginawa niyo yun. Ang nag-declare po siya ng PD 1143. Hanapin niyo po yan kasi hindi po ngayon kinakalat yan kasi nakakahiya eh. Ang ginawa niya po yan, tinanggal niya po ang jurisdiction ng Sabah sa Pilipinas, number one. Number two, pinaliit niya po ang Pilipinas. Ang sinabi niya po, dalawang parcel na po ang Pilipinas. Pero ang totoo po, apat na parcel po ang Pilipinas na nakaregister po yan sa torrent system. Now, sabi niya, ito yung gagawin natin, Luzon including including Palawan and then Mindanao, Visayas and Mindanao, second parcel. Nawala po ang Sabah. Nagkalituan din po doon kasi nabigyan po ng authority po si Cloma, Admiral Cloma, dahil nakakuha siya ng approval sa UN na occupahin niya po yung tinatawag na parcel kalayaan and spot lease. Dahil siya ay mangingisda po siya eh. Kaya ang tawag sa kanyang nickname is Admiral Cueto, I think. Naibaward sa kanya yan, pero mali po yun kasi ang nag-award ho lang ng lupa, katotoo lang, ang tinatawag na torrent system, i-re-register niya muna sa torrent system. Kasi ang torrent system, ang sinimeasure ho niyan, ay lupa sa mundo. Okay? Kasi may sukat yan eh. Ang tawag natin sa reference po ng torrent system, yung tie point po, yun pong pinakasentro from north to south tsaka east to west. Kasi huhati yan eh. Okay, now, pag sinukat po yung lupa, baliwala ho yung tubig kasi ho nakapatong lang yung sa lupa. So kaya lang, remember, bumili ang Republic of the Philippines ng lupa
na 4,420,460 square meters or 22,500. Dapat ho yun may titulo. Eh kahit na ho, hindi mo makikita lupa, meron ng tubig sa ibabaw. Kaya ho, kung tayo man ay paligid ng tubig at maraming island, yun din ho, kasama ho yun sa pag-aari ni Don Anacleto Madrigal Acutedo Senior. Okay? So ngayon, dinalinis na. Ano po ang point ko? Magmula po nung nag-martial ho, nagbago na po ang isip po ni Presidente Ferdinand Ederlin Marcos na mukhang ako naman bilip po sa kanya. Pero nag-decision siya ng mali. Kasi po naiintindihan po natin ang torrent system eh. E paano hong gagawa niya ng tie point kaya samantalang meron tie point po ang pinatawag na torrent system. So nag-iba na ho ang sukat ng Pilipinas. Hindi ho pwede yun. Bakit? Kasi po ang torrent system, yan po ay international law. Hindi lang ho tayo ang gumagamit yan. Buong mundo ho, like kapitbahay natin, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Singapore, lahat ho yan gumagamit ng torrent system. Pati ho rin China. So mali ho yung ginawa niya. Hindi porkit siya ay isang martial law, siya po ay magbabago. Hindi po. Kaya po ang sabi po ni former Chief Justice Jose Ben Laurel, no amount of PDs, EOs, or letter of instruction can change the ownership of a kopyado registered under the torrent system. Kaya po yung mga sinasabi nila na meron kami presidential decree, baliwala ho yun. Kasi hindi ho mababago ni Presidente Marcos by PD or any law. Kung merong law na nagsasabing, sige, kunin namin yung lupa mo, nasabihin ka kopyado, walang problema yun. Pero po, magbabayad sila kay kopyado. Yan din po ang naimana natin sa Amerika. Yung po Amerika, umarkila lang po ng lupa para maging bases sa Pilipinas. My question is, saan ho yung renta ng mga bases? Okay? May question po doon. Lahat ho yan, mga Supreme Court, nangungupahan lang ho yan. Ang problema ko po, wala hong nakalagay na sulat kung kanino nila binabayad yung renta ng lupa. Wala po, hindi ko alam yon. Pero nakita ko po yung pagbabago ng bilateral minefield na ginawa po ni Presidente Marcos noong 1966. Bagay hindi niya po pwedeng baguhin yung original. Okay? Para yun in public knowledge, yun lang po ang makikita. Pero yun yung mga pangalan na makikita nyo na naka-display, yung Bilateral Minefield Successor Breakthrough Agreement, lahat po yung mga pangalan na yun, ginamin niya po ni Presidente Marcos as alias. Meron din po siyang pirma doon. Ang nabigay po sa akin ng pirma doon, yung kanyang tao na German na pumupunta rin po sa bahay. Si Klaus ata yun. I forgot his name. But na, pumupunta sa bahay. But anyway, so meron din siyang pinarimahan na gano'n. Na pinag-ikot-ikot niya yung pumamatay siya, anong mangyayari. Sa katulad do ng eleksyon, pag na-elect po daw si Bongbong Marcos, eh daw mabubuksan niya yung natitirang, hindi po mabubuksan po kung magiging presidente siya, hindi po mabubuksan niya at hindi niya makukuha yung mga gintong formal ginto, ha, yung pong nakadeposto sa bangko, meron ng papel yun. Ang makukuha niya lang po yung itinatagong treasure, okay, kung saan man nila nakuha yung treasure, hindi niyo po makukuha kasi may batas po tayo, tinatawag na Civil Code Number 438, na sinasabi po, ang treasure, pag nakuha mo sa aking lupa o sa building ko, kung sino may may-ari ng lupa or building, sa kanya yun. Alam po ni Presidente Marcos yun since 1948. Kasi po, siya po ay na, ang services niya, legal services niya,
ni Presidente Marcos, inarkila po yan ni Don Anacleto Madrigal Ocupado Sr. since 1948. Okay? So, kaya kung medyo may problema tayo sa loyalty po ni Presidente Marcos sa kliyente niya. Yun ang lumalabas sa research. Okay? Now, kung magtataka kayo, ako po eh, dati bilib na bilib po si Presidente Marcos, magaling siya, pero ho, pinasok niya yung hindi niya area. Pumupunta po siya dun sa tinatawag na global finance system, hindi po pwede yun. Okay? Naging masyado siyang matalino. Now, ang point ko, yung mga pangakong ganyan, ba't ayaw natin ilabas? Remember, wala ho tayong tinatawag na FOI, Freedom of Information Law. Yun po ay ginawa po ni Presidente Duterte noong 2016, nung nanalo siya. Ang hamon niya po sa Congress, the Congress of the Philippines, pinirmahan niya na yung EO, Executive Order, to implement the Freedom of Information Law. Nakikita natin yun, pero hindi po yung batas. Yun lang po yung instruction. Ano ba, bakit po sila nagtataka at nakikita na bakit wala tayong Freedom of Information Law? Okay, question. Wala din tayong batas na nagbibigay tayo ng DNA. Anyway, papakita ko po sa iyo yung DNA. Yung DNA mo, kahit na ho namatay kayo, malalaman ang inyong pinanggalingan. Ang pirma po, pwedeng maputo ng kamay. Ang mukha ko, pwedeng galawin, plastic surgery. Yung dugo, hindi pwedeng baguhin, pero hindi ho nawawala ang DNA sa katawan. Okay? Kaya ho ayaw nila kasi magkakalaman na maalam kung sino po yung tunay na anak o yung hindi tunay na anak. Lalabas po yan sa DNA. So, ayaw po nilang isama yan sa national ID system. Kasi po dapat ganun lang. Ang hindi lang ho matatagal, let's say, structure ng bone, yan. Hindi ho makakapyan. Kaya meron po tinatawag na software na measuring your facial skulls. Okay? Ay, yun ho yung identity. Pero wala ho tayo niyan ngayon. Sa military po, meron. Maaring meron, kung meron man dito, okay, maganda ho yun. Pero, again, ang pinakamaganda, kahit na po balat, buto, buhok, makukuha ho ang DNA. Okay? Bakit ho ayaw? Yung problema. So ngayon, ang didiinan ko ngayon, bakit walang nagtatanong na yung pinag-iingatan ng LRA na kanyang information na narinig ko po ang concurrent administrator, si Judge Bermejo, na nagtatago po sila ng information. Tama yun. Walang mali. Kung mayroon nung kayong question sa may-ari ng lupa, pwede kayong pumunta sa korte. Tama rin yun. Ang question, yung bang tinatago na record ng LRA, totoo ba ho yun? Yun ang question ko. Kasi po, ang record ko po na nakikita out of the decision of the lower court and decision po ng LRC and decision ng Cadastral Court, pati po Supreme Court order, magkaiba po sa ginawa po ni Presidente Marcos. Pagmula ho nung nag-martial law, na sinundan po ng sumunod na presidente, Presidente Cory, Presidente Fidel Ramos, si Presidente Estrada, tinanggal po siya. So hindi siya nagtagal. Presidente Gloria Macapagal Arroyo na 9 years, at siya rin po ang hindi nagbalik ng commodities ni Acopiado. Dahil po yan, nakasulat po yan sa agreement. Kaya nung umaksyon po ang Committee of 300, dinimanda po si President
Ferdinand Marcos sa ICJ. At nag-decision po ICJ, sinara na po lahat ng account ni Presidente Marcos buong mundo. Wala na po. Now, gaya nga sinasabi, eh niloloko niya lang na natalo siya doon, di ho nanalo. Kaya ho ngayon, wala na yung papel po ni Attorney Karen Udis. Kasi po siya attorney noon eh. Now, ang sinasabi po niyan, pinatigil. Ito po yung pagsabi. Pinatigil po lahat ng account, even coded information ng account ni Presidente Marcos sa lahat ng bangko sa buong mundo. Number one. Number two, any Filipino commoner and its government. Sino po yung commoner? Tayo po yun. Kasi po, si Acopiado po, ang sinabi ng korte, ang korte po nagsabi niyan, they are basically royalty. Part po sila ng royalty ng Spain. Kaya po tayo, yung lupa natin, hindi natin binili. Ibinigay. Okay? Hindi natin binili. Again, ibinigay. Okay. Sumunod, yung mga taong involved, katulad niyan, Filipino commoner, tayo po yon. And its government, sino pang gobyerno ng Philippine commoner? Yung pong Republic of the Philippines. Wala na hong magagawa ang Republic of the Philippines and any government in the world can get the commodities of Acopiado. Question, gaano bang kalaki yun? Ito po yun sa record. Number one, yung 400 metric tons of gold na dapat po ay tinago po ng Central Bank of the Philippines and tawag po nila ngayon is Banko Central, nandun pa rin po yun. I assume nandun pa rin. Sumunod, yung 217,500 metric tons, hiniram din po ng Amerikano yan. Okay? You know, 1 million tons of gold, hiniram din po ng Amerikano yan. Yung 2 million metric tons of platinum, hiniram din po ng Amerikano yan. Pati yung 2 million tons of diamond, hiniram din po ng Amerikano yan. Under po sa agreement na bilateral minefield successor breakthrough agreement. Question, na-violate ba natin ang bilateral minefield successor breakthrough agreement? Hindi po. Ang nag-violate po niyan, si Presidente, dati hindi po siya, nung una, ano pa lang siya noon, Senate President. Na-violate na po niya noong September of 1963. And then, i-violate niya naman yan nung nagkaroon tayo ng martial law na gumawa siya ng kondisyon ng transfer of commodities. Ang kumuha po ng transfer of commodities eh si Presidente Jimmy Carter dated September 28, 1978. Eh ang pumirahulan doon sa tinatawag na permit to transfer yun noong governor ng Central Bank, number one, si Padre Jose Antonio Diaz, number two, si Bautista Cruz, number three, and lastly, si Presidente Marcos. Ang tawag po sa kanina noon, ang title niya, President of the Philippines and Legal Counsel of AMA LSM 666. Sino po yun? Yung po yung AMA is Anacleto Madrigal Acopiado. Yun yung LSM, yung po yung kanyang lola na nanay ng kanyang ina. Okay, nanay po ni Doña Carmela Madrigal Doña Carmela Martinez Madrigal LMM anyway. Yun po yung kaduktong. Now, ang problema doon eh tuloy-tuloy yung royalty. Kaya po yung Tiburcio Villamor Marcos eh ginawa ho nila. Pag nakita niyo yung firma po,
ng tuborsyo, ginawa lang ho yun. May tao. May tao. Ang problema, pig din yun. Okay? Pig din ho yun. I will tell you fake ho yun. Kasi nakausap ko po yung isang lawyer niya, si Attorney Juan. Ang problema si Attorney Juan, namatay sa COVID. Okay? Hindi ko na ho makita. Okay? Siya po yung lumapit na tulong para makakolekta po si Taliano ng right-of-way fee pagmula po doon sa Daang Hari sa border po ng Cavite hanggang doon sa Aguinaldo Highway. May ano na yun, may check. Hindi ko alam kung... Kasi sabi nila, hindi naman totoo palang may-ari ang Taliano. Totoo po yun. Hindi, meron. Meron na po siyang warrant of arrest. Kaya nung nakita po ng highway siya, hinold nila yung check. Okay? Anyway, nangyari na yun. So, yan pa. Marami pong kukolektahin ang piyado. For example, yan pong right of way ng South Super Highway. Pati po yung right of way ng North Diversion. Lahat po ng kalsada, hindi po sinisingil yan. Ang pagkakalam po, yung batas, pag ginawa ho yun ng public access, libre, bakit ho ang highway nagkaroon ng toll? Hindi na ho libre yan. Tapos pumatong pa tayo sa South Super Highway na Skyway, ba may bayad na naman yan? Okay? Yan ang problema. Mukhang nagugoyo ang mga tao. Okay. So balik tayo again. Walang nagki-question sa sanity ng database ng LRA. Number one, pumunta po ako at sumulat ako sa Department of Justice. Binigyan po ako ng sulat ng Department of Justice. Hindi daw nila magawa ang auditing. Wow! Nakasulat po yun. Ang sumulat po sa akin, ang naka-address po yung sulat ko dapat, naka-address po kay Secretary Secretary Guevara. Ang sumagot po sa akin, yung kanyang assistant, si Secretary Villar. Mukhang maganda yung pangalan, Villar. Yan po yung asawa po ni Secretary Mark Villar ng highways. Ano po siya, undersecretary po siya ng justice. Siya kung sumagot. Hindi ba ho nakakataka? Dapat ho kasi yung pong kanyang tatay ng kanyang nanay, ng asawa niya, si Cynthia Villar po, kasama po ang pangalan ng nanay at tatay niya sa nagkaroon ng kaso sa pagsusuli po ng lupa. Meron ho yun. Sa 3957 Dusty, nandun ho ang pangalan ng tatay po ni Senator Villar. Okay? Kaya nagtataka ko, bakit siya ang sumulat? At eh, hindi sinulat. Tapos na, sinulat na. At least, naisulat. Pumunta naman ako sa COA, Commission on Audit. O sabi ng mga director, meron daw. Check ko raw daw sa IT. O sabi ng IT, nagkakabit lang ho kami ng system. Okay? Ng software. Pero hindi kami nag-audit. Yan po ang problemang nakikita ko. Dapat ho, ang Pilipinas, mahigpit po sa pag-audit ng database. Doon po ang makitang nakawan ng pera. Kung may nakawan. Nandun ho lahat yan. Kasi po yan, pwede i-check yan. Okay? Kung meron tayo para hindi para nakawan ng nakawan, ang ginagawa po ng software ngayon, naka-multiple sites. Kung hindi nyo babaguhin yung tatlo o apat na database, hindi ho magiging approved ng sistema. Wala ho tayong ganun. Okay? So, again, in-question ko po ang validity ng software ng LRA. Yun po ang aking resources doon po ay number one, yung pong tinatagong records ng OSG,
Kaya yun hong ating kopya po ng desisyon dyan, may kopya na po ang International Court. Pero na po. Ngayon, kung gusto nyo itago, no problem din. No problem. Kasi ang International Court po, babasahin ko again, inimbita na po si Acopiado noong August 11, 1976. Ito po yun para kung gusto nyo kunin sa record. Ay, wala. Yan. Ito po yun. Para mapaalala ko sa inyo. Ito po yun. Therefore, further, this order of jurisdiction of the International Court of Justice, comma, Court of Arbitration, comma, International Court of Hague, and the International Security Council to serve for the interest of the local heir, beneficiaries of the late Don Gregorio Madrigal Acopiado, and all the Filipinos as priority function beneficiaries of the World Peace Community Development Projects in general. Otherwise, anyone who defies this order shall be dealt accordingly with the foolish force of the law. So ordered, Supreme Court Justice of the Philippines, August 11, 1976, signed Pedro Ruiz Castro, Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines, Enrique A. Adana, presiding judge, Court of Pasay. Okay. Question. Ito po ay order. Yun pong desisyon, pwede hong mabago kasi may kalaban kayo. Ito pong order, wala hong kalaban. Even the Republic of the Philippines, hindi po kalaban. Dahil yun, hindi na po magawa na baguhin. Noong pong 1911, gusto pong gawin niya ng lower court. Court, tama, 1911. Ang tawag po sa decision na yun is a forced decision. Kasi po, during that time, wala hong karapatan o jurisdiction ang lower court to issue ownership of the land. Dalawang po ang pwede, LRC and tinatawag na pangalan nito, Cadastral Court of the Philippines. Yun lang po ang meron. Kaya yun yung panalo po ng mga sample si Mr. Sabi niya, siya yung si Mr. Rodriguez. Walang problema. Kasi na-aprobahan yung kanya ng Supreme Court. Dito lang siya naka mga malapit dito sa 200, year 2000. Binago ho yung batas eh. Hindi na pwedeng baguhin yung na-aprobahan na may-ari ng Pilipinas noong 1904. In fact, if you go farther than 1904, noong January 7, 1864, meron na. So, pag nagkita ho kayo ng tunay na title, nandun na ho yung unang date kung nasan nangyari yung unang titulo na hinahawakan nyo. Nakalagay po doon, dapat 1864. Pag wala ho yun, asahin nyo. Ang problema lang nito, kinagat ng mga bangko yung mga fake titles. Ngayon, question. Malaking question to. Magagawan pa ng paraan yan. Sabihin ko po, final, magagawan po ng paraan. Hindi ho magbabago ang sukat ng lupa nyo. Okay? Hindi magbabago ang value ng lupa nyo. Tataas pa nga. Ang mababago lang po, yung tinatawag na coordinates. Kasi po, mali lahat ang coordinates eh. Kung gusto niya subukan yan, meron po tayong malaking probinsya na na-testing yan, na mali po ang coordinates na galing po sa Land Management Bureau. Kaya kasi po yung kinuha nilang sistema at nagtatrabaho yung sistema based on the GPS. Kaya pag sinabi based on the GPS, pag ginagay nyo yung coordinate sa computer na mali, hindi po magtatrabaho. Kaya ang ginawa nila,
inadjust po nila na tumama sa GPS. Ayun, nagtatrabaho na. So marami po yan. Marami nagkakamatayan sa maling akala. Hindi ba po, right of way. Hindi ba sa paniking, eh dalawang namatay doon. Sa right of way lang yun. Marami pong nagkakademandahan sa maling akala. Sample, yung deed po ng Makati. Sinasample ko na yan kasi hanga-hanga tayo. Ako, hanga kay sa mga Ayala. Maganda rin na ginawa nila. Pero ang kasulatan, kahit na yung matanda si Don Jaime, sundan niyo yung matanda kasi hindi kayo yaman dyan eh. Hindi rin sa inyo yung lupa. Ibalik niyo sa mangyari. Ortigas. Lahat po yung mga development yan. Pati yung mga nando doon, nag-kumikita ng pera dyan sa lupa sa Cavite, wala po kayong title yan. Yun yung title na hawak nyo, fake lahat yan. Okay? Tingnan nyo kung mabuti. Okay? Nag-aaway kayo, gastos tayo ng gastos sa korte. Sino kumikita niyan? Number one, yung lawyer. Number two, yung korte. Number three, yung nagtatrabaho sa korte. Okay? Kaya nga, ang problema, sino ba ho ngayon nung nagkaroon tayo ng local government code? Sino ang naniningil ng tinatawag na yung tinatawag na yearly? Ano pangalan ng binabayad natin sa gobyerno? Ano ba yung Spanish name na yun? Basta yung bayad yearly at ang sumisigil yan ang local government. Ang problema, eh kung walang title. Ngayon, kung may title, ang tawag po doon sa may title, na vacant title, ang tawag doon, possessor. Okay? Possessor. Katulad po na Ayal, possessor sila. Pick din ang title nila. Si Ortigas, pick din ang title. Pero umama na sila. At umikot na yung kanyang pangalan, maganda sila nagbabayad. Eh, ang bangko naman, pag nagbabayad kayo, okay lang. Pero mali nga yung mga titulo. Ngayon, ang effect niyan sa direct investment ng foreigner, eh pag nalaman po yan, eh kawawa tayo. Hindi ho kawawa yung tao, yung Pilipino mismo ang kawawa. Yung naghihirap, lalo pang naghihirap. Eh ho, kung meron hong gamot doon, may gamot po doon. Ang kailangan pa lang po, malaman yung totoong impormasyon, yung totoo. Question, magagawa ba? Magagawa ho yan. Magagawa yan. Hindi ko mababago. Based dun po sa tinatawag na decision po ng lower court, 30% of the actual market value. Ngayon, sino magbabayad nun? Ang magbabayad din po nun, ang gobyerno. Kasi po, pag ginawa nyo, ang bayad nyo is a capital expense. Yung capital expense, madididak po sa gross income. Ayos, di ba ba ngayon ang taxes? Example, Ayala o Ortigas, bababa. Now, question. Eh, saan kukunin ng gobyerno yung bumabang taxes? Siyempre po, nagbenta kayo ng lupa eh. Kukunin niya rin kay Ekopyado kasi meron siyang tinatawag na revenue on selling. Yun din po, paikot-ikot lang po yan. Plainly accounting. Kaya kailangan po, kausapin niyo yung mahusay na accountant niyo para tingnan nila yung tinatawag na equation of clearing indebtedness. Wala po yan eh. Hindi po problema yan. Ang problema niya ngayon, lalabas ngayon, yung mga taong nasa gobyerno, karamihan, eh maraming lupa. Okay? Paano silang nagkaroon ng lupa? Katulad nun, narinig ko, yung isang bundok sa Marinduque, gustong patituluan, wow! Bakit? Hindi daw naging governor daw yung lolo nila ng Marinduque. Wow! Wala. Yan ang problema eh. Gusto nating kumuha ng bundok, eh wala naman tayong pambayad. Kaya nga ho, naloko ang Marinduque sa mining. Pinabayaan lang sila ng mining company
ng Canada. Pinabayaan lang po. Nasira po ang lupa. Nasira din ang tao. Puro pollution ang ginamit. Kaya yung mining na ginawa po natin na ang may-ari po ng tinatawag natural resources, eh ang gobyerno hindi po mali yun. That's basically against civil code, article, kung hindi ako nagkamali, 441. Kasi yun po ay fruit of the soil. Kaya kung ano man yung nasa ilalim ng lupa, yun po yun sa may-ari ng lupa. Wala hong pakialam ang gobyerno doon kasi wala kayong lupa in the first place. Wala kayong lupa. Kaya kung napatunayan natin at sinabi po ng Supreme Court order, ang lupa niya lang ho, yung makukuha nyo sa ilalim ng Manila Bay, ay nang, sorry, ng La Mesa Dam. Yun lang ho binili nyo eh. So lahat ho yan, for example, batasan. Ang usapan po, pagkakaintindi ko, nag-usap po si Don Gregorio Madriel Acopiado at po si kanyang lawyer na dati, si Presidente Marcos. Ang usapan nila, 5 million a year. O, nagbigay po ng 1 million si Presidente Marcos kay Acopiado. Okay. So nag-umpisa ng clearing ng mga squatter sa batasan area. Ginawa niya batasan? Question. Nagbabayad ba ang batasan kay Acopiado? Wala po. Kahit na 5 duleng, walang binibigay. Kaya po ang Acopiado ngayon, they are basically squatter in their own land. Okay? Ang nasama. Yun ang nangyayari. Bakit po sila naghirap? Eh, dun po sa record na nakikita, sinadi din po yan ng lower court at ng higher court, tinigil po ni Presidente Marcos ang pagbibigay ng 5% ng 617,500 metric tons of gold every year. Nag-umpisa po siya magbayad niyan. Ang nagbayad po niyan is Central Bank of the Philippines from 1949 until 1968. Bakit po pinatigil ni Presidente Marcos yung pagbabayad noon? Iniipit po nila. Pati yung 1% ng bilateral minefield success of breakthrough agreement, hindi ko po alam kung nasaan. Okay? Tinatago po nila yung lahat. Eh sabi nga sa inyo, walang public, walang tinatawag na freedom of information. Marami yung tinatago. Kaya hindi, initingnan natin kung maayos natin to. Pwede mo ayusin, pero kung ayaw paayos, nung nandoon sa manibela, eh meron naman din yung pupuntahan. Kasi imbitado na nga, as I have said, apat na korte po, international court, ang pwedeng makialam. Okay? Yan ang problema. Ang West Philippine Sea po, hindi ho problema yan. Kahit mo sinasabi ng mahuhusay na judges natin, retired justice natin, hindi ho nila sinasabi yung tamang equation. Hindi po dapat nagkaroon yan kasi meron ho tayong titulo niyan. Ang title niyan, ang deed po niyan is OCP-01-4. Okay, hanggang Saba, nandoon. Ang Saba, hindi natin makuha dahil ayaw pumunta ng Malaysia sa ICJ. Alam na nila kung ano desisyon. Kaya nga sila nagkaroon ng Petronas eh. O paano yun? O nasa yung Petronas natin? Wala. Eh, kung mag-aayos lang ang gobyerno dahil hindi pwedeng pumunta ang gobyerno at kunin ang lupa ng Pilipinas kasi may-ari na. Ngayon, kung gusto ng Pilipinas based on the leadership ng current president, pwede ho. Eh kaso ho yung nakapaligid sa kanyang opisina, eh medyo iba rin ang intention. Meron pong naitatago at may itinatago. Okay? So, tingnan lang natin, ito ang sasabihin ko para malaman nyo, natapos na po yung intention ko na questionin ang database ng LRA. Okay? So, ang gusto ko nga malaman sana para although si Judge Bermejo condolence na matay daw yung father niya, ang problema
hindi rin po masasabit siya kasi kadadating niya lang eh. Pero po meron kayong magagawa ng paraan. Pwede kong gamitin yan at gawin yung tunay na titulo ng Pilipinas. Yun pong tama. Kaya nagkakagulo-gulo yung programa niyan eh. Nagkagulo-gulo. Mula ho nung lahat ho ng RD, kumukuha lang ho ng data sa LRA. Eh kung mali ho yung database nyo, mali lang ho lahat. Wala hong pupuntahan yan kung hindi sindikato lang. Okay, paano yun? Uulitin ko po. Ito babasahin ko para malinaw. Ito po yun. Para mapaliwanag ko. Supreme Court Order. Whereas the lawful heir of the late Don Gregorio Madrigal Acopiado or Rodriguez Madrigal Acopiado family, clan known as the Code of AMA LSM 666. Okay? So, yung sinasabi kong Lourdes Sarmiento Madrigal, yun yun. Yun yung nanay po ni Doña Carmela Sarmiento Madrigal. By virtue of the proclamation of love, gift of love. Yun yung gift of love, yun po yung hiniram ng Central Bank of the Philippines through the Central Bank of the Philippines of the Philippine government. Yun po yung goal. Para tayo nag-umpisa po ng Central Bank of the Philippines. Okay, proclamation of gift of love, comma, last will and testament, comma, the last successor heir, mortus causa, under just civil agnates over the real estate properties covered of the OCT-01-4, comma, PCT number 12022, known as Hacienda Maharlika, Pilipina Archipelago, thus 7,169 islands islets in his subsidiary, El Banco Español Filipino Offshore Capital as depositor in trust in the 77 prime banks around the world. So ibig sabihin po, si Acopiado po, meron siyang account sa Central Bank. Ang pangalan po yan is El Banco Español Filipino Offshore Capital as Depositor in Trust. Okay? Second, ito po yung second. Whereas all lands occupied by the Philippine by the government structures either national or local, purchase only 4,440,460 square meters located in La Mesa Dam, portion of Old Balara, Quezon City, paid by the National Treasurer of the Philippines, the sum of 22,500,000 pesos under President Sergio Meña Sr. and President Carlos P. Garcia administration. So, malinaw po yun. Second stanza lang po, second paragraph po yun sa order. Nililinaw lang ng order yung hulang property na binili po ng gobyerno, Republic of the Philippines. Okay. Whereas ordering the Honorable Register of Deeds of Towns, Cities, Provinces, including Sabah. Imagine, ha? Sabah, North Borneo, where the land is located and or directly the Honorable Register of Deeds of the Province of Rizal, tama? Honorable Register of Deeds of Pasay, and Honorable Register of Deeds of Manila, order to adopt reconstituted original certificate ownership of the duplicate copies of the land title OCT-01-4 in the issuance of expediencies, PCTs in favor of Anacleto Madrigal Acopiado as the last successor heir of the late Florentino Montaños Acopiado,
Doña Maria Isabel Rodriguez Madrigal, Gregorio Madrigal Acopiado, having aliases and code master, code name Master Das Plat, their legal, their heir assigned, including the issuance of expediencies, titles of the successor heir Anacleto Madrigal Acopiado Sr., the government, Office of the President of the Philippines and their staff, National Treasury and their staff, the Solicitor, their general staff, and the Governor of the Central Bank of the Philippines and their staff, including the Monetary Board Authority, has been ordered to return the gold bullion consisting of 617,500 metric tons in the year 2000, plus 5 years moratorium ended 2005. Malino po yan, order po yan. So nasa na po si mananag po dyan, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Okay? Kung saan man siya pupunta, ito po ay nakabukas na ng apat na international courts. So kung nagawa man po kay Presidente Ferdinand Edralin Marcos, nasaran po lahat ng account niya sa buong mundo. Kahit na sa China, sinara. Ay saan po tatakbo yung kanyang mga ginto? Okay? Pag kung lang sasabihin, kung saan nyo dadalhin. Basta itago nyo. Kung makakaligtas. Kung nasa bangko yan, hindi ho makakaligtas yan. Okay. Susunod. Whereas the bilateral minefield successor breakthrough agreement signed by the international government, tama, only Anacleto Madrigal Acopiado coded MAA-LSM-666 has discretionary power to move or remove the asset thus commodities in the year 2005. Tapos na po yun. Implementer of the Master Plan for Peace Development Projects in 2007. Ano po nangyari sa 2007? Anyway, ang susunod po na page, whereas the 217,500 metric tons of gold have been already exported in different countries in the world, and the 400,000 metric tons of gold and nuggets deposited in trust in the Central Bank of the Philippines for long-range investment ended 2005. So tapos na po yun. All asset commodities owned by El Banco Español Filipino Offshore Capital will be returned in good faith to AMA-LSM-666 after maturity 2005 with an update balance sheet plus 5% royalty fee starting 1969. Malinaw. Up to the present and this succeeding years 2005, successor heir Anacleto Madrigal Acopiado Sr. and Roberto Pidinho Acopiado only authorized to move or remove the precious metals in accordance with Republic Act 26, Section 4 and the Bilateral Minefield Successor Breakthrough Agreement signed 1950. Ngayon, ito po yung another paragraph. Therefore, tama, hereof, tama, we hereby order writ of execution, tama, demolition and possession order, period. Order for the deposition and demolition order was approved, filed by the intervenor heir, the late Don Gregorio Madrigal Acopiado, with constitutional rights embodied on February 4, 1972,
judgment with compromise agreement, and that March 21, 1974, clarification order, which are now in the true essence of justice, as they pleaded so long for 12 years in court battles. And then po, yung huli, therefore, comma, further, this order of jurisdiction of the International Court of Justice, comma, Court of Arbitration, comma, International Court of Hague, and the International Security Council to serve for the interests of the lawful heir, beneficiaries of the late Don Gregorio Madrigal Acopiado, and all the Filipinos as priority beneficiaries in the World Peace Community Development Projects in general. Otherwise, anyone who defies this order shall be dealt accordingly with the foolish force of the law. As ordered, Supreme Court of the Philippines, August 11, 1976, by Fred Ruiz Castro, Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines, and Enrique A. Agana, presiding judge, Court of Pasay. Yan po yan. So, mas malinaw po yun. Ngayon, minsan, umiikot ang isip natin, di ba? Since hindi po binalik ni Presidente Macapagal Arroyo yung limit, ibalik yung goal. Ito po yun. Bago po nangyari, yung CA GR SP 7014 ng Court of Appeals, ito po yun. Ang ginawa po nila, promulgated yung CA GR 7014 December 11, 2009. Maganda. Okay, question. Bago ho nangyari yan, na prolongation yan, ito po yun. Supreme Court of the Philippines, Manila, from the Chamber of Renato S. Puno, Chief Justice. First endorsement, July 6, 2009. Ito po yun. Referred to Court Administrator Jose P. Perez, Office of the Court Administrator, for appropriate action, comma, the attached letter with the enclosures, dated June 11, 2009, by the Office of the Undersigned on June 23, 2009, of Engineer Jose Gabiola, writing on behalf of the legal heir of the Gregorio Madrigal Acopiado and Anacleto Madrigal Acopiado, requesting assistance for the issuance of Regional Trial Court Branch 111, formerly Branch 28, of Pasay City, of order for the implementation of the execution of the portion of the properties under its jurisdiction, civil case number 3957-P, entitled Wilson P. Orfinada et al. Versus Macario J. Rodriguez et al. Signed, Renato S. Puno. That's it. So, hindi ho pwedeng gawin, at naka-receive po ako ng mga sulat na ginagawa po nila na yung mga kausap nila ay medyo bobo. Binibigay ho yung desisyon ng Court of Appeals. Eh, number po, yun hong Court of Appeals, hindi po yan tinatawag na ang tawag ito, final executory. Eh, Court of Appeals po yan. Ang final po executory, yung order po ng Supreme Court. So, tignan na lang po natin kung ano yung mangyayari sa nagbigay ng sulat na ginagamit nila po ito. Ang isa po nagbigay sa kanya, number one, yung pong BCDA. Okay? Pinirahan po yan ni Mr. Dison. Number two. Number one, isa pong nagbigay din sa akin yan ay yung pong legal officer po ng Land Bank of the Philippines. Lawyer pa naman yan. E, tingnan natin. Lawyer siya eh. Di bahala na ang kanyang na nagmamanage sa kanila na tinatawag Office of the Confidant of Supreme Court. Kasi dapat po basahin muna lang pagiging final, hindi ho final yung tinatawag
tinatawag na desisyon ng Court of Appeals. Dapat mag-research ho kayo dahil hindi naman ho bariya-bariya yung sinasabi ko dun eh. Okay? Eh, yun hong damages na sinasabi ko eh, 1 billion pesos eh. With 7% interest yun. Noong pang 1972 yun. E na ngayon, 2021 na. Tumatakbo pa yan. So, let's say, gusto mong bayaran yan, yung lawyer na yun. Sige, pwede din yung bayaran. Kung kaya mong bayaran. Okay? Lahat yan, parang bang iniikot niyo yung tao. Wala namang masama kung sasabihin niyo yung totoo eh. Okay? So, let's see. Tingnan natin. Kaya po, ang point ko ngayon, yung presentation ko, number one, nilinaw ko po yung order, nilinaw ko po na kine-question ko po yung validity ng database ng LRA, and then kung paano po iko-correct yan. Ulitin ko po ulit, kaya pong gawin yan. Hindi po mahirap gawin yan. Okay, dati po ganyan din ako. Kami nag-integrate po ng database o ng sistema. Hindi po mahirap yan. Isa lang po kasi ang ating dib. Pagmula dun sa island natin sa Norte hanggang sa Sabah. Pati po, gawin na natin lahat. Para tayo nagpapaikot-ikot pa. Poproteksyonan na po natin yung mga in-elect natin presidente. Eh kung may kalokohan mo yung presidente, di damay-damay na tayo. Saan naman lamang kung tayo ay bumabata? Eh hindi naman ho, tumatanda tayo araw-araw. So anyway, so sa huling pagkakataon, ang magpapasalamat po tayo sa BDT Radio Production, BJ Pinoy Stream Versatile Radio, DJ Levy Texon, DJ Marsumalo. Malaking pasasalamat po sa grupong ito kasi po ay tumutulong sa tao na maituwid natin ang ating ekonomiya. Marami hong nagtuturo ng economy, pero mali, kulang po ang tinuturo. Hindi po sabi mali. Kulang po ang tinuturo. Kasi po, they are also interested in lands which basically not their own. Kala natin, makakalimutan natin, hindi po, hindi tinuturo sa eskwela yan eh. Eh ho yung mga ibang lawyer na kumukuha by basic law, mali ho ang pagkakaakala. Sayang, sayang yung mga namatay na magagaling na hindi nila isingit. Yung gumawa po ng mga libro, hindi rin nagagamit kasi tinitwist natin yung facts against fiction. Okay? So, maraming salamat po. At tingnan po natin kung ano ang pwede nating idagdag. At kung kailangan nyo po ang impormasyon, pwede po kayong tumawag sa contact number ko o sa contact number po ng istasyon kay DJ Cathy Cruz para malaman nyo ang totoo. Kung meron kayong inaagam-agam o yung mga Rodriguez o yung mga nandito sa Iligan City, di, kung gusto nyo, dali natin sa korte. Yun lang po yun eh. Kung hindi kayo, kung gusto nyo managinip na sa inyo ang Pilipinas, hindi po. Hindi po mangyari yun. Bagkos nangyari na po ito noong pang-araw eh. Eh kung nananaginip kayo, siyempre ang panaginip, lahat possible, di ba? Kung gusto nyo gawin, hindi walang problema. Gawin nyo. Total, karamihan naman matatanda na, di ba? So, makikita din po natin yan. So, maraming magandang hapon po at sa susunod po at bibigyan po ng pagliliwanag itong episode na ito. Magiging, tutuloy po natin yun sa episode 19 at babasahin ko po kung bakit ng martial law. Okay, maraming salamat po. Kasaysayan sa puntong legal. Inyong natunghayan ang palatuntunang kasaysayan sa puntong legal. Hanggang sa muling pagtatanghal, kasaysayan sa puntong legal. Handog sa inyo ng economic researcher Ben Garcia.
Citronella Andas. Citronella Andas. Ang kauna-unahan at natatanging all-natural derma antibody spray na magbibigay proteksyon laban sa virus, bacteria, fungi at insekto. Citronella Andas All-Natural Derma Antibody Spray. Panlaban sa pandemya at nakamamatay na mikrobyo. Nagtataglay ng pure citronella grass oil at water extract o hydrosol dahil distillation ang paggawa nito. Citronella Andas All-Natural Derma Antibody Spray. 100% oil and water from green leaves of citronella. All natural ingredients. Ang inyong pangkontra at depensa sa laganap at ginatatakutang mga sakit. Citronella Andas All Natural Derma Antibody Spray. Protektado ka na. Detoxifier pa. Tanggal mga skin antigens. Panayad sa skin o kutis mo. Non-oily at hindi nakaka-dry. Citronella Andas All Natural Derma Antibody Spray. A quality product of Rich Corp. Enriches lives. Rich Corp. Hashtag Healthy Nation Philippines. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay, at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Kayo ay nakikinig sa Pinoy Stream Versatile Radio. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha Lagundi Tea. Happy Cha Lagundi Tea. Ang tsa ang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na. Happy Cha Lagundi Tea. 100% dried lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad. Puro at subok na. Rich Corp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha Lagundi Tea. FDA approved as bronchodilator. Reduces asthma and cough. At tuklasin ang marami pang health benefits. Fits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-happy cha. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay, at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay.